Paano nakaligtas ang tatlong lalaking ito mula sa pagkakatapon sa pugon na may naglalagablab na apoy na 7 beses ang init? Yan ang ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan dito lang sa channel na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa kesa sa may kaalaman. Simulan na natin. Noong panahon ng Neo-Babylonian Empire o mas kilala sa kasaysayan bilang Chaldean Empire, naghari si Haring Nebuchadnezzar mula sa mga panahong 605 hanggang 562 BCE. Sa kasaysayan, siya rin ang kinikilala na pinakamatagal na namuno sa nasabing imperyo at itinuturing din na pinakamakapangyarihang hari na naghari dito. Mataas ang pagkakilala sa kanya ng kanyang mga tauhan mga kaibigan, nire-respeto at talaga namang kinakatakutan. Fast forward tayo. Sa kanyang paghahari, nagpagawa si Haring Nebuchadnezzar ng ribultong ginto na may 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo ito ng hari sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Matapos ang nasabing pagtatayo, agad na ipinatawag ni Haring Nebuchadnezzar ang mga pinuno at iba pang opisyal ng kanyang kaharian upang makipagkaisa sa pagtatalaga ng nasabing gintong rebulto. Sa okasyong ito mga kaibigan, merong iniutos ang hari na may kaugnayan sa kanyang ipinatayo. Anya mula sa kanyang tagapagbalita, iniutos ng hari sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, lauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Dagdag pa ng tagapagbalita, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugoan. Kaya naman, nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumentong nabanggit, agad silang lumuhod at sumamba sa gintong ribulto na ipinatayo ni Haring Nebuchadnezzar. Eh siguro mga kaibigan, maaaring ganto na lamang din ang pagsunod ng mga tao sa hari. O di kaya naman, maaari din natakot sila na maihulog sa pugoan, kaya naman sila ay sumunod na lamang. Pero sa kabilang banda mga kaibigan, sinamantala ito ng ibang mamamayan upang paratangan ang mga Hudyo na pinagtitiwalaan noon ng hari upang mamahala. Nagtungo ang mga ito sa hari at nagsabi ng ganito, iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Kaya naman dahil dito mga kaibigan, nagalit si Haring Nebuchadnezzar at agad na ipinatawag ang 3 Hudyo na pinaparatangan. At nang makaharap na ng hari ang 3 ito, sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Nang marinig ito ng 3 lalaking Hudyo mga kaibigan, walang pag-aalinlangan silang sumagot at nanindigan sa kanilang pananampalataya na nagsasabi, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Dahil sa paninindigan ng 3 Hudyo mga kaibigan, namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar dahil sa galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. At mula sa tindi ng kanyang galit, agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na painitin ng 7 ulit ang pugon, kasabay ng pag-utos sa kanyang malalakas na kawal na igapos ang 3 lalaking Hudyo. Kaya naman mga kaibigan, agad na iginapos sina Shadrach, Meshach at Abednego na hindi na inalis pa ang kanilang mga kasuotan. At maya-maya pa, inihagis ang 3 lalaking Hudyo
sa naglalagablab na apoy sa pugoan. Sa tindi ng init ng apoy na pinainit ng 7 beses pa, maski ang mga kawal na nagdala sa 3 Hudyo sa pugoan at upang sila ihagis, ay nasunog at agad ding binawian ng buhay. Ilang sandali lang ang nakalipas, mga kaibigan. Biglang napatindig si Hari Nebuchadnezzar. Siya'y nagtaka at nagtanong sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lang ang inihagis sa apoy?" Agad na sagot ng mga tagapayo, "Opo, kamahalan." At nagtatakang sagot pa rin ng hari, "Bakit 4 ang nakikita kung walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy ng hindi nasusunog? At ang tingin ko sa 4 ay parang anak ng mga Diyos." Kaya naman sa pagtatakang ito ng hari, mga kaibigan, siya'y lumapit sa bunganga ng pugona at kanyang sinabi ang mga katagang ito, "Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Di nga nagtagal, lumabas nga ang 3 lalaking Hudyo mula sa pugon ng naglalagablab na apoy at dali-dali silang nilapitan ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito. Wala ni isa o katiting manggalos ang nakita sa 3 lalaking Hudyo, ni hindi rin dumampi ang apoy sa kanilang buhok at mga kasuotan. At ang lalong nakakapagtaka dito ay, ni hindi man lang sila nag-amoy usok. At sa mga pagkakataong iyon, mga kaibigan, sinabi ni Haring Nebuchadnezzar na, "Purihin ng Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego." Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. "Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino mang mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos." At alam mo, kaibigan, simula din nung araw na iyon, itinaas sa tungkulin sina Shadrach, Meshach at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Napakagandang kwento, mga kaibigan, sa kasaysayan. Ngunit, higit na ating dapat na matutunan sa kwentong ito ay ang lubos na pagtitiwala sa Panginoon na wala ni katiting na pag-aalinlangan sa kanyang banal na maggagawa. Ang milagrong ito ng Panginoon sa 3 Hudyo na nagtiwala sa kanya ay kayang-kaya din niyang ipamalas sa mga tunay niyang lingkod na nagtitiwala sa kanya. Paalam.